Nais nating magkaroon sa ilang sandali ng ating panahon bilang mga magulang ng pause para madiskubriho natin mula sa banal na kasulatan, mula sa panulat ng ating Panginoon, kung ano ang kanyang mga pamantayan para sa bawat isa sa atin. Titignan po natin sa Book of Deuteronomy chapter 6. Ang mga kadahilanan ng pagkakaloob ng Diyos ng kautusan. At ito po ang magiging foundational verse natin para po pagtibay natin ang mga panuntunan patungkol sa kung paano maging mabuting mga magulang. Ang sabi ng Panginoon sa kasulatan ni Moises, ang kasulatan ito ay kinakailangang mapunta muna sa inyong dalawa. Ayan. Ayan. Si Mr. at si Mrs. Ayan. Mag-asawa yan. Kaya niya magka-holding hands. Okay. Ayan. Ngayon. Kaya lang, hindi lang po yan kailangang malaman sapagkat sabi niya, ilalagay daw po ito sa puso. Ayan. Meron po ba kayong puso? Ayan. Ano ibig sabihin ilagay sa puso? Yung nilalaman ng salita ay ilagay sa puso. Ilagay mo muna sa puso mo. At pagkatapos, bilang resulta, ano ang ating gagawin? Ito daw po ay ituturo. Kanino? Sa ating mga anak. Ayan. Dami anak. Ayan. Okay. Anak. Many people, husband and wife, you know, get into a marriage relationship o iba papasok pa lang sa relasyon, di pa mag-aasawa, na hindi alam kung anong kanilang pinapasukan. Ang titinan po natin ay ang relasyon ng mag-asawa. Kanina po, sa unang segment, ay tinanong po natin na ang mag-asawa ay merong utos na galing sa Diyos. Hindi ho ba? Kaya lang, kinakailangan team partner muna sila bago nila ma-execute ang utos ng Diyos sa kanilang pamilya. Dito po sa Genesis chapter 2, verse 18, I'll read. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Dito po itinatag ng Diyos ang pinakamahalagang relasyon sa balat ng lupa, mas mahalaga pa sa anumang uri ng pamahalaan, ang relasyon ng mag-asawa. Anumang bagay ang maging hadlang para ang relasyong ito ay tumibay. Yung hadlang para huwag tumibay, hindi ba? Ay makasisira hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa kanilang lipunan. Ang mga bata ay merong nakapaloob sa kanyang isang uri ng feedback analysis. Isang sistema na alam niya kung siya'y nakakapangloko na o hindi. Nakaka-pick up siya ng ganon. Kapag naramdaman niya na ang oras ni mami ay puro sa kanya lalamang, maghapon. At pagkatapos sa gabi, darating si daddy at siya na naman ang kakargahin. Meron siyang feeling na, masyado ko espesyal. Pag ngumoy-ngoy siya, bawat iyak niya, kung anong iniiyak niya, bigay si mami, bigay si daddy. Meron siyang naramdamang kakaibang dating. Sabi niya sa kanyang sarili, ganun lang pala dito sa bahay na to. Iiyak lang ako. Nakukuha ko ang gusto ko. Ayan. So iiyak siya ng iiyak hanggang sa mairita na si nanay. Iiyak siya na iiyak. Wala nangyari. Nung hindi na siya pinapansin, merong siyang problema. Hindi ako pinapansin na makasubok nga ng ibang drama. So, ang ibang drama naman niya ay iuumpog niya ang ulo niya sa sahig. Bong, 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 bong. Yan. Siyempre, si nanay magugulat, di ba? Ay, nabubukol na baby ko. Oh, baby ko. Kumuha ka na ito. Nabukol na. Kumuha kang trapo. Ganito. Ikaw talaga. Yeah, yeah. Wala kang kwenta. Yeah, yeah. Lumayas ka. Ganyan, ganyan. Sabi ng bata, okay yun. Okay yun. Okay yun. Bakit? Iuumpog ko lang ang ulo ko. Hindi sila papayag. Kaya tara yung bata, naglalaro-laro. Pog!
Titingnan niya ngayon kung paporma si mami. Uy, kawawa ng baby. Kaya nga yung bata, bukol-bukol na. Okay lang sa kanya yung bukol, okay lang sa kanya yun. Mapansin lang. Diyan nagsisimula ang malalalang temper tantrums. Niloloko ka na. Nagpapauto ka naman. Now look at that question at the bottom of your page, application question for group discussion. Question is, in what ways are we allowing our children to rule us? Your job as a parent is to provide a track for your children to run. And it takes time, it takes labor, it takes a lot of things in order for you to lay down the track completely. Look at this perspective. Train up a child has this idea of a road that leads to a particular destination. Okay. Train up a child, and it is talking about the way. Where he should go. That means to say, at an early stage, it is the responsibility of the father to stand behind the child and point to a direction. Anak, dun ka pupunta. Itong batang ito ay mabibigyan ng ng ama niya. Okay. Ng pattern. Dito ka pupunta. Alright? The child is taught to follow a certain track, a certain direction. Meron tayong formula ng pampasunod. May formula. God requires children to do what their parents ask them to do. They are to listen, obey completely, and immediately. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ang mga bata ay tinitrain up mo, alala niyo yung segment kanina, na maging ganito. Ang tawag po dyan ay first time obedience. Yan ang segment. First time obedience. First time mo siyang tinawag, nag-obey ka agad siya. Yan. Pwede bang itrain ng ganyan ng 1.5-year-old na bata? Pwede na. Anak, dito ka. Tatawagin ka ni Papa. Pagkatapos, dito si Papa. Sa tabi. Julia! Sagot! Po! Mama! Takbo! Very good! Kiss agad. That's what we're doing now at home. I need a model. Brother Amid, would you please come forward? Let me demonstrate. Anak, na-realize mo ba na may kasalanan ka? Yes, Dad. Okay. You see this? This is your target. It's the only position, portion of the body that has a tambok on it, okay? Not here, not on the head. Pag umalik, salubungin mo ngayon. So allow the child to cry. Follow after me, baby, Lord Jesus. Lord Jesus. Please forgive me. Please forgive me. Then embrace again. Yeah. And then sit down. Sit down. And let the child think for a moment yung bagay na nagarap. So join Pastor Ray Clemente in Biblical Parenting, Pinoy Style.